Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang raw na napalabas noong 2016. Ito nga ay patungkol sa isang babae na simula palang bata pa siya ay vegetarian na siya. Pero isang araw ay pinilit siyang kumain ng hilaw na karne at matapos nun ay na-addict na siya dito. Kahit ano pa ang ating hinihintay. Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang babaeng vegetarian na si Justine. Umorder nga siya at nasabi niya sa tindera na ayaw niyang malagyan ng kahit konting karne ang pagkain niya. Isang ang strict vegetarian si Justine kaya nang makita ng nanay niya na may nahalong karne sa pagkain ng anak niya. Ay agad niyang nilapitan ang tindera at pinagalitan ito. Matapos nun ay nakita natin na hinatid siya ng mga magulang niya sa isang veterinary school. At sinabihan nga siya nito na tawagan niya ang ate niya dahil pipikopan siya nito doon. Pero nang hindi sagutin ito ng kapatid niya ay naisip ng tatay niya na umalis na sila. Nasabi nga ng asawa niya na ayaw niyang iwanan na mag-isa doon ang anak niya. Pero nasabi naman nito na malaki na siya at kayanan niya ang sarili niya. At matapos nga nun ay nagpaalam na siya sa kanila. Nagpunta na nga siya sa kanyang dormitory. Di kalaunan ay nagising na lang siya sa isang malakas na ingay. At nakita nga din niya doon ang roommate niya na si Adrian. Maya-maya pa nga ay may isang grupo ang pumasok sa kwarto nila at pinagsisira ang mga naroon. At pinagsama-sama nga nila ang mga bagong estudyante sa corridor. Hindi naman maintindihan ni Justine ang nangyayari pero wala siyang magawa kundi ang sumunod sa kanila. Dinala sila nito sa isang abandonadong building kung saan naroon ang mga senior student na nagpa-party. Nagkakasiyahan nga ang lahat ng naroon at nakaramdam naman si Justine na na-out of place siya. Naiisip na niyang lapitan si Adrian pero nakita na lang niya ito na hinahalikan niya ang isang lalaki. Nagawa naman na niyang makita ang at niya na si Alexia na sa ngayon ay lasing na. Ay nalalayan nga siya ng kapatid niya para magawa na nilang makaalis sa party. Nakita natin na nagpunta silang dalawa sa isang classroom at pinakita Enfa ni Alexia ang isang picture doon kung saan nakita nila ang mga magulang nila habang nasa initiation sila. Hindi naman makapaniwala si Justine na nagawa ito ng mga magulang nila. Pero nasabi ni Alexia na isa itong tradisyon. At dahil nga sa isang rookie si Justine ay kailangan rin niyang gawin ito. Umaga na nang makabalik si Justine sa dorm niya. At agad nga siyang natulog pagkahiga niya. Sumunod nun ay namangha siya sa ginawa ng teacher nila nang makita niya kung paano napasok sa bibig ng kabayo ang isang tubo. Sumunod nun ay nagpunta naman sila sa isang stage para sa kanilang initiation at habang pinapanood nga niya ang mga seniors na nagla-line up. Ay bigla na nga lang sila sinabuyan ng dugo ng hayop. At matapos nun ay kasama din sa tradisyon ay kailangan nilang kumain ng hilaw na rabbit kidney. Pero dahil nga sa vegetarian talaga siya ay tinanggihan niya ito. Kaya naisip ng ate niya na lumapit at pinilit nga siyang pakainin ng rabbit kidney. Pero dahil nga sa pagkain niya nun ay nagkaroon siya ng severe allergic reaction at nagka-rashes nga ang buong niyang katawan. Hindi nga niya ito sinabi kay Adrian at kinamot nga lang niya ito ng kinamot. Kinabukasan ay naisip niyang magpa-check up at doon niya nalaman na food poisoning pala siya. Tinanggal nga ng doktor ang dry skin sa rashes niya at habang ginagawa ito ng doktor. Ay nasabihan siya nito na uminom ng maraming tubig at iwasan na kumain ng maraming solids. Nabigyan nga din siya ng cream nito para sa pangangati niya. At matapos nun ay umalis na siya. Habang papunta nga siya sa klase niya ay nakasalubong niya ang isang senior at nasabihan nga siya nito na magsuot siya ng isang sexy na damit. Wala naman siyang magawa kundi ang sumunod na lang. Kinagabihan nga ay nanghiram siya sa ate niya ng isang dress at suot nga niya ito nang pumunta na siya sa kanyang dorm. Pinagtatawanan siya ng marami sa suot niyang yun. Nakita nga din niyang tinapo ng mga senior ang kutsal niya kaya hinailan niya ito pabalik sa kwarto niya. Pero nang pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya doon si Adrian na nag-enjoy kasama ang isang lalaki. Isang araw nga ay nang mag-lunch break na sila ay nakaramdam si Justine ng craving sa karne. Kaya naisip niyang kumuha ng isang burger patty pero sinaway naman siya nang mahuli siya ng isang cafeteria staff. Kaya tinapo na lang niya ito sa basurahan. Nakita natin silang dalawa ni Adrian sa isang bus at doon nga ay nakita nila na may isang kotse ang bumangga. Habang nasa gas station na sila ay nasabi ni Justine na huwag siyang panoorin ni Adrian habang kumakain siya ng karne. Pero hindi naman niya maiwasang manood habang sarap na sarap si Justine sa kinakain niya. Nang makabalik na nga sila sa kanilang dorm ay nakita ni Adrian si Justine sa harap ng fridge. Nasabi naman ni Justine na may tinignan lang niya kung may gatas doon para sa cereal niya. Pero nang makaalis na si Adrian ay nakita natin na kumakain pala siya doon ng karne. Kinabukasan nga ay kinakagat-kagat niya ang buhok niya habang sinasabi sa kanyang teacher na hindi siya nandaya sa exam niya. Pero hindi siya pinaniwalaan ng teacher niya at doon nga ay nasabi niya na si Adrian talaga ang nandaya.
Matapos na nakausap niya ang ate niya at natanong nga niya ito kung nawiwerduhan ba siya sa kanya. Nasabi naman ng kapatid niya na hindi siya wordo. Sumunod nun ay nagpunta na sila sa lugar ni Alexia at naisipan nga niya na bigyan si Justine ng bikini wax. Pero nang mahirapan si Alexia na tanggalin ang wax ay naisip niyang kumuha ng bunting para gupitan ito. Pero hindi pumayag si Justine kaya nasipa niya ang ate niya para pigilan ito sa gagawin niya. Pero dahil sa ginawa niyang yun ay aksidente niyang nagunting ang daliri niya at matapos nun ay nawalan siya ng malay. Agad na tumawag si Justine para manghingi ng tulong pero nasabi ng paramedics na makakarating sila doon sa loob ng 15 minutes. At nasabihan nga nila si Justine na bigyan muna si Alexia ng first aid. Nasabi nga din nila na ilagay niya ang daliri nito sa yelo. Pero nang hindi siya makakita ng yelo ay naisip niyang dilaan ang mga dugo sa naputol na daliri hanggang sa di na niya namalayan na nakain na pala niya ito. Nagkamalay naman na si Alexia at nakita niya ang kapatid niya habang kumakain ito. Napaiyak na lang si Alexia habang pinagmamasdan niya ang kapatid niya. Matapos na niyang madala sa hospital ay nasabi ni Alexia sa magulang nila na ang aso nila na si Quickie ang kumain ng daliri niya. Samantalang nainis naman si Justine nang makita niya na arugang-aruga ng nanay niya ang kapatid niya. Kaya naisip na lang niyang lumabas at sinubukang iluwa ang kinain niya pero hindi na niya ito magawa. Lumapit nga siya sa tatay niya at nasabi nga nito na kailangan na nilang patayin ang aso nila. Nasabi naman ni Justine na di naman talaga inatake ng aso ang daliri ni Alexia. Pero nasabi naman ng tatay niya na hindi naligtas ang kahit anong hayop na nakatikim ng tao. Nang ma-discharge na nga si Alexia sa hospital ay nakita natin ang magkapatid sa isang kalsada at tumakbo nga si Alexia sa harap ng isang paparating na kotse. Dahilan para mag-crash ang sasakyan sa poste. Nilapitan kaagad ni Justine ang kapatid at natuwa nga siya nang malaman niya na okay lang ito, pero ang driver ng kotse ay malala ang tama. Nagpanik naman si Justine dahil di niya alam kung anong dapat nilang gawin. Pero bigla niyang nakita ang kapatid niya na dinilaan ang dugo ng nakaupo sa passenger seat. Agad namang hinailan ni Justine ang kapatid papalayo. Pero nasabi ni Alexia na ginagawa niya yun para matuto siya ng dapat niyang malaman. Di naman niya maintindihan ang sinabi ng kapatid at naisipan na lang niyang umalis doon at hinubad nga niya ang kanyang sweater na may bahid ng dugo. At naglakad siya pabalik sa paaralan. Sa sumunod na eksena nga ay parang napansin niya na parang naaakit siyang tikman kung anong lasa ni Adrian. Pero sinubukan niya ang sarili na pigilan ito. Nagulat naman si Adrian dahil nagagawa na ni Justine na hiwain ang isang patay na aso para sa klase nila. At matapos na nun ay nakita natin na pinapanood niya si Adrian na naglalaro ng soccer kasama ang mga kaibigan nito. Sa mga puntong ito ay na-realize niya na gustong gusto na niyang matikman kung anong lasa ni Adrian. Kinagabihan nga ay habang naglalakad siya dahil hindi siya makatulog dahil sa cravings niya. Ay nang makapasok siya sa isang silid ay bigla na lang siyang sinabuya ng pintura ng isang senior student. At doon nga ay inutusan siya nito na makipag-ano sa isang lalaki. Ginawa naman ni Justine ang inutos sa kanya. Pero na-carried away siya sa ginagawa nila at nagawa nga niyang makagat ang lower lips ng lalaki. Dahilan para magulat ang iba pang estudyante sa nakita nila. Nagpunta naman na sa shower room si Justine para magbanlo pero napansin niya na may sumuksok na parte ng labi ng lalaki sa mga ngipin niya. At nang subukan nga niya itong tanggalin ay di niya napigilan ang sarili niya na kainin ito. Nang matapos na siyang mag-shower ay humiga nga siya sa tabi ni Adrian at nagsigarilyo sila. Natanong naman ni Adrian kung anong nangyari sa kanya at sa isang senior student. Hindi naman mapaliwanag ito ni Justine. Kaya naisip na lang niyang sabihan ito na pagod na siya at matutulog na siya sa higaan niya. Pagkalabas nga ni Justine ay agad kinuha ni Adrian ang laptop para manood ng adult video at pauligayahin ang sarili. Pero bigla na lang bumalik si Justine. At imbis na mandiri sa nakita ay naisip niyang makipag-ano sa kanya. Pero habang ginagawa nga nila iyon ay ilang beses na sinusubukan ni Justine na kagatin si Adrian. Pero sinasaway naman siya nito. Dahilan para kagatin na lang niya ang braso niya hanggang sa magdugo ito. Kinabukasan ay nakatanggap si Adrian ng text mula kay Alexia. At sinabi nga nito na sabihan si Justine na tignan ang phone niya. Doon nga ay nalaman ni Justine na pinatay na ng mga magulang nila ang aso nila. Pero hindi na niya ito inisip pa. At sa halip ay natanong niya si Adrian kung bakit alam ng ate niya ang number ni Adrian. Pero hindi niya nasabi kung bakit at humingi na nga lang siya ng tawad sa kanya dahil sa nagawa nila kagabi. Nagalit naman si Justine dahil doon at di na nga nakapagtimpi si Adrian at nasabi niyang isa siyang bakla at matapos nun ay umalis na siya. Kinagabihan nga nun ay nagkaroon ng isang party at nagpakalasing nga ng sobra si Justine. Nagawa nga rin niyang masangkot sa isang away nang bigla na lang niyang halikan ang boyfriend ng isang lalaki. Nakita naman siya ni Alexia at doon nga ay dinala siya nito sa morgue ng paaralan.
Kinabukasan ay napansin na lang niya na pinagtitinginan siya ng marami at iniiwasan na nga din siya ng nakararami. Matapos na ang klase nila ay dinala ni Adrian si Justine sa isang restroom at pinakita nga niya sa kanya ang isang kumakalat na video niya. Na kung saan ay sinusubukan niyang kagatin ang katawan ng isang patay. Naroon din sa video ang kapatid niya. At siya nga ang nang-aakit sa kapatid niya na kagatin nito ang braso ng patay. Galit naman si Justine at natanong nga niya bakit hinayaan ni Adrian na gawin yun ng ate niya sa kanya. Nakita nga natin na sinugod niya ang kapatid niya sa gitna ng maraming tao. Pumalag naman si Alexia at nagawa nga niyang kagatin ang pisngi ni Justine. Kahit na ganun ay hindi nagpatalo si Justine at sinugod nga ulit niya ang kapatid. Sa puntong yun ay sabay nilang kinagat ang isa't isa. Dumating naman na ang ilang estudyante doon at sinubukan silang itali. Pero nagawa naman ni Justine na makakawala at tinulungan nga niya ang ate niya. Kinagabihan nga ay ginamo nila ang mga sugat nila. Pero hindi na nila napag-usapan ang tungkol sa naging laban nila. At nakita na nga lang natin na nagising si Justine na katabi si Adrian sa kama. Pero nalaman niya na patay na pala ito. Tinanggal nga niya ang kumot at nakita niya na halos maubos na ang kanan na hita ni Adrian. Pero hindi siya huminto sa paggising kay Adrian. Pero maya-maya ay nakakita siya ng isang tama ng saksak sa likod ni Adrian. At doon niya naisip na baka may kinalaman ang kapatid niya sa sinapit ni Adrian. Hanggang sa makita nga niya ang kapatid niya sa isang dining area ng dorm nila na punong-puno ng dugo ang bibig at damit nito. Pero bagaman galit siya sa ate niya ay naisip niyang dalhin ito sa banyo para linisan ito. At sa sumunod na eksena nga ay nakita na lang natin na nakulong na si Alexia sa nagawa niya kay Adrian. Pero bagaman nagkaroon ng alitan silang magkapatid ay di pa rin nila matatago na mahal nila ang isa't isa. At sa huling eksena nga ay nang makabalik na si Justine sa bahay nila ay nasabi ng tatay niya na kung ano man ang nangyari kay Alexia ay wala siyang kasalanan doon. Nasabi nga din niya na nung una ay ayaw ng asawa niya na magsama silang dalawa. At na-realize na nga lang niya ang lahat ng unang beses nilang mag-kiss. Nagawa nga ng asawa niya na makagat ang itaas na bahagi ng labi niya. At matapos nun ay binuksan niya ang damit niya at pinakita kay Justine ang iba pang mga peklat na gawa ng asawa niya. At nasabi nga niya sa anak na nakakasiguro siya na mahahanapan din nila ng solusyon ng problema niya. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.